Paruna, Paruna. Serbunin ang sangumaga na may galak at saya. Sama-sama sa bawat pagbangon, sa araw-araw, kasama ang morning hataw. Tara na! Brigada! Panguna! Kabrigada! Galaw sa bawat umaga. Kwentuhan, tawanan, balitaan, lutuan, at pasyalan. Lahat ng yan, sama-sama nating gawin sa Morning Hataw! Morning Hataw na! Alas 5 na! Tara na, kabrigada! Sugda na to ang adlaw sa Morning Hataw! Bawon, bawon! Be proud of Jensen again! Isa kahataw na morning, mga kabrigada! Karanay September 21, 2021. Ako si Justine Manansala, Lunes, Santo Biyernes, makihataw na! Martes na, mga kabrigada! Sabay iminin nyo sa usa ka lingaw nga buntag karong adlaw, kami muhatag pa kaninyo. Ug mahataw na balita ug mahisgutang kasadya. Ako si Dil Bartolaba, Barug Jensen, ubanan pa nato og puso at galing ang atong adlaw karon. Good morning. Alam mo magtatapos na ng taon, di pa natin naaayos yung galing at puso. Ano ba dapat? Galing at puso. Puso ano at sinasabi ko? Puso at galing. Okay. Galing at puso. At puso. Oo. Sige. Unsa ba jud mauna dapat? Para sa ako puso. Oo, para gumaling. Oo. Oo, no. Pero diba? Ang rhythm eh. Galing at puso. Rhyme. Rhyme pala. Rhyme, no? Pero dapat yun. Pareha ko sa itlog o manok kung sa mauna, be. Sige. Oo nga. Hindi ko din sinasagot yan. Pero feeling ko talaga na una manok. Kasi diba, when God created the world. Kung biblical. Oo, si Eve, tao na sila eh. Hindi na sila itlog or baby, diretso na sila. Diba? Kung biblical ta. Oo. Pero kung di lang yun, dili mo ta scientific, kung isip-isipon lang di mo. Gusto ko itlog. Because let's start our day with itlog. Diba? Hindi talaga nakukompleto ang araw mo. Minsan nga ako tinatapos ko araw ko din with itlog. Mga alas 10, nagluluto pa ako ng scrambled egg. High blood ni mo? Wala akong high blood. Kalma lang. Wala naman akong buong araw nakain. Uy, ang hypertension ba yan? Grabe po sa itlog. Lalo na kung ang yellow, makaon ni mo. So, ay, hindi healthy. Naman yellow yung itlog na nakain ko. Ano? Yung egg white lang. Ah, okay. Sige. Kasi icing. Ligtas siya. Ay, pero healthy po ba yan? Inumon ang itlog na fresh? Isa ka itlog. Pero wag na wag nyong hindi hugasan ng egg talaga. Kailangan okay. Na hugasan. Hoy, lalo na nilalagay sa sinaing yung itlog. Minsan galing sa tray nilalagay, meron pa yung mga ano diyan particles na marunes. So kailangan hinuhugasan ng itlog bago. Bad ko sa imo to topic sa niba. Mga kamo sa inyong favorite na breakfast, sa yung favorite na breakfast. Ako. Ano eh, tawag yung mga dilis. Kasi itlog na po, balik ni mo gapon sa itlog. Dilis tapos scrambled egg. Balik na po sa itlog. Ang sarap kaya ng dilis sa soso mo sa ano, lalo na yung malutong. Ako gusto na ako bangus. Favorite natin ata ang breakfast, di ba? Yeah. Nakaka-happy. Bangus bonding na. Bonding talaga. BFF talaga tayo. Mga memories. Oy, yung ano, yung ano tawag yan? Yung bangsi. Bangsi. Bangsi log. Yan. Bangsi, bangus na, no? Oo. Sigurado lang ko ba? Hindi tapos, dapat boneless, no? Para alam niya siya. Oh my God. Tapos kinamot. Ako. Tapos, ano dah yun? Kanang naikamati, suka. Tapos yung ano. Pero dapat nakasa beach. Yung maalat na itlog. Oy, nako talaga yung maalat na itlog. Ayun na naman, itlog Japon. Bumalik sa itlog. Ako sa itlog din. Oo, yung lamin pula, ay yung pink. Na maalat. Oo. May project kami nung high school na yung ana eh, na maghimo mig ano. Paano ginapapink? Kay dali lang siya, murag i-butang nimo sa alay, salt, hindi ko maalala. Diba? Parang coloring yan. Okay. Kay basta i-butang lang na nimo sa jar eh, na pinakaadlaw. Tapos nami classmate na wala niya na human ang iyag. I-butang niya sa may CR na nakatago. So nag-amoy bulok ang buong classroom namin for mga dalawang araw. Duck egg ba dapat? Or pwede chicken egg? Hindi ko si maalala. Parang duck egg ata. Duck egg yun? Ay, or chicken sa balut egg? Ata. Pwede chicken egg. Okay. Pero wag tayo magpatalino. Mali. Basta maalat na itlog. Wala ka malam sa magbuhat sa salt and egg. Pero isa gidna sa lamig kayo i-partner sa breakfast. Lagi mga kamatis, diba? At mga sibuyas. Pinoy na mga luto. Original. Karon mga kabrigada, makauban ulit nato ang Venue 88 para sa tuwang hataw sa kainan. Unsa yung lutuon karon? Pasta marinara. Okay, dili siya Pinoy. Oo. Lahi siya. With chorizo.
Oh, sige, pa rin. Pero ang chorizo, dili po ba yan na diri sa tuwa? Oh, Spanish origin ba yan na? Oo, dili na. Sa tuwa, kung daghan kahit tag mga luto, mga kabrigada, na dili gigigan sa Pilipinas. Mm, since colonized bangkod ta. Unsa ba ang pinipino giyot na luto? Pipino. Paksiw? Paksiw, pwede. Paksiw na isda. Eh, adobo, dili man diri sa tuwa. Oo, hindi din. So, paksiw. Pa yung sinigang, parang sa atin, hindi din ba? Pwede, pwede. Oh, wala yung kare-kare. Murag sinigang sa tuwa. Kare-kare, murag dili. Dili eh. Oh, pero for sure, ang menudo, kasi ang chicken curry, apretado, hindi din atin eh. Mechado, oh. Menudo, apretada. Yan, mga ganyan, atin yan. Dili. Ay, hindi din ba? Spanish na. Isip, oh, menudo. Ah, fritada, okay. Mechado. Fritada. Kinanta. Para lang maano. Sige. Kaya kayo mga kabrigada, kung ano man ang breakfast ninyo ngayon, sabayan nyo kami hanggang alas 7 ng umaga. Na ako'y natilawan, diri sa may oval, ha? Mm. Na lami ba yan na shawarma? Mm-hmm. Tapos, lami siya, kay wala kayo. Sa oval talaga, outside oval? Outside. Yung kaning mga Laurel. Kaonan, dira. Dili, sa may oval. Stol lang. Okay. Dira, yun sa may Laray sa oval, kung asan na yung mga nagarent. Lami siya na sa ni shawarma because wala nila gi sobrahan ng lasa. Kita magud mga Pinoy mahilig ta mag-innovate og lasa pero lasa. Grabe kay mawala na to Mediterranean niya na taste o Middle Eastern niya na taste. Kato in fairness sa shawarma na to ha. Ako, lami ijo na ako ginabalik-balikan sa Our Lady of Peace tuwing Sunday. Feeling ko baka sila din to nagbasta naka-motor tapos may boot. Tapos nagi na sila. Na ginabalik-balikan jud mo kay lami kaayo. Lami yeah, simple lang kayo ang packaging kay dili siya branded kaayo no. Siguro kaning mga negosyo na ni kung mataga-anog higayon sa LGU or sa SEMCDU, mataga-agamay na capital para mas mapadako, ma-improve ilang negosyo. Labaw na ni sanitation nila and health and sanitation. Kinahanglan, mataga-anog training sa finance. Mm-hmm. Siguro dako kayo ng tabang sa ilha para mo dako. Although, dako ng tabang na pwede sila mamaligya dira sa oval for free. Mm-hmm. Kaya ang renta ba yagid makapatay karon sa mga small. Pwede na ba? Small, ano, parang meron ng mga additional eh. Kasi kung nag-inquire kami before, hindi na inalaw eh. Ah, mabayad oo, na. Oo. Hindi, meron talagang permit na kukunin. So, 7 lang each side dapat. Basiga. Sikwat-sikwat lang na nila. Dili na yun to. Legal na ginatawag nato na mag-sidewalk vendor sila. Pero okay yun kayo niya na tabang sa mga micro, small, and medium enterprises nato. Ug daghan kitag makitaan karon na mga bata pa ba na negosyante, sila na hinoon. Sila na hinoon na nagabaligyan dira. Kung nag-encourage sa ilang mga ginikanan. Yes. New ideas na para libre sa ang renta, dira na sila. Mm-hmm. Sidewalk na. Kung sa'yo ni sidewalk cafes, mga yeah, ano, dagan kayong coffee shop. Sa road na lang. Oh. Actually, gasto po siya in pag capital ang hisgutan. O hago siya, kaya siyempre everyday ni mo dalon ni mo mga gamit. So, kinahanglan na agad kay sakyanan. Ang ubal ba yung nag-tricycle lang, nagani pastil diha, family sila, nga tag-gis na lang pastil, tapos na sila mga side dish, tapos na sila mga barbecue. Kusog ba yung ilang ano? Do pila na kaadlaw, wala sila. Basig asan na to sila. Pati itong na-guest na ito rin na food truck. Kusog po kayo sila everyday na dira lang sila sa oval. Oval nag-park. Kaning mga ani na inisyatibo, dapat suportahan dyan eh. Yes. Sa tuang gobyerno, as long as ha, practice yung minimum health standards, so, munta, kani mga micro, small, and medium enterprises na ay chance na mudako pa. Mm-hmm. Pwede man na mudaghan. Naamang good diri sa Jensa na ato ang market ba, di taganahan og sobra kamahal. Sobra ka social. Kanang glamoroso, di taganahan. Dili, ang mga taga-Jensa. Oo, ang mga taga-Jensa, ganahan tag ina to. Yes. Kani sa Chongson. Kanang turo-turo. Trip-trip lang. Kaya dili na ito, marag ka ng feel ka ng mga super air-condition. Super fairness, diri sa Jensa. Classy kaayo, di ba? Ang gusto lang talaga natin na mabusog. Mm-hmm. Kaon dyan ang mga taga-Jensa. Kaya to think, man, good natin access sa atong market na barato kaayo, tapos dagan diri kabalo magluto. So, kung gawas raman sila, dito lang sila sa tama-tama lang magasto. Mo nang even sa mga marketing strategies, no, para sa mga micro, small, and medium enterprises, dili kayo applicable kaning mga naa sa libro. Pag-abot sa Jensen. Even ang online na mga strategies, dili eksakto na kung unsa nang ginatudlo online, applicable sa Jensen. Actually, lahi kaayo ang market sa Jensen. Iba-iba. Pero for some reason, lahi yun ang market. Ang mga taga-Jensen. Lahi ang market sa Jensen. Even pag magpahiga yun dari yung concerts, dili basta-basta. Kaya ang mga tao sa Jensen, dili mo tambo. Naalala mo, natagyan tuan yung concert na sit down. Nga, sponge cola. Halos wala ito. Anak, tong si
Yael natin tayo siguro tayo kay Park concert man ito gipa forward kay magparty. So dili iba gid ang Jensen actually iba, iba. Sa radio taas po sila standard. Iba oo. Ang iba ang unsa ni psychology sa market diri sa Jensen. Whereas kung tanaw ni mo sa Coronadal, mas paspas sila dito magtangkilik og ilahang mga local products. Tapos mas gusto nila mugawas to eat. May ana sila na culture dito. Pero diri sa Jensen, lahi gyud. Baka kasi grabe hardworking mga tao dito. Pwede, pero lahi gyud di lang sa food eh. Unlike mga taga Southcott na may mga lupain. Yes. Kasi kahit sa events, mga yung kag TF diri, ay pwede ing ani lang discount chuchu. Sa Coronadal dungagan pa. Tinud na. Dako kay sa TF. Basta lupain ang laban. Even sa mga mall mga kabrigada, ang ilang events dili nila pwede ipareho sa ilang mga national events. Lahi ang strategiya na ginabuhat sa Jensen. Kay lahi gyud daw ang market diri. Ano kaya nga ang mga taga Jensen? Iba ang approach. Pero ako ang team ko talaga mataas ang standard natin. Kasi pagdating din talaga yung one time na merong radio conference kami, na-observe ko, ito na yung magagaling nila. Ako naman, ang tanaw na ako, melting pot of culture ang Jensen. Kumbaga ang mga Ilonggo na ay sariling preferences. Yes. Lahi ang ilahang gusto. Bisaya, lahi po. Kunya na po yung mga Tagalog diri na ay Kapampangan. Daghan kaayo ang mga kultura na naa sa Jensen. Muna, gani, ang atuang dialect diri. Wala ka malo kung Bisaya, Tagalog, Ilonggo. Mix. Siguro mo unang rason nga nung grabe ka lahi-lahi po ang choices and preferences diri sa Jensen. Pero mo unang barog Jensen. Yes. So, para maisa tayo. May nag-text sa akin dito pantay ang contour ko. Ako gani mo nagputi kaya kung Lisod kayo mag-makeup while ka-drive. Ako foundation. Puti na kayo niya. Grabe kayo kung painit. Puti ba kaya kung naong? Tama lang. O diba, mas na-concerned na itsura. On air. Pitaw, mga kabrigada. Importante po gihapon. Na-concerned na sa itsura. Oo. Kaya kung unsa ito ang physical na mag-gradiate mag-gradiate. Dili mag-gradiate kay tinood ning interview. Nasa loob ang kagandahan. Tinood siya, pero lahi po dyan kung feeling guwapa ka. Feeling beautiful ka. Actually, ikaw naman good maka-assess, Ana. Yes. Kahit na sa tingin ng iba, hindi naman siya guwapo. Wala ko ilabot. Pero ikaw feeling beautiful ka, excuse me. Wala ko ikinahanglan sa inyo, ha? GGSS, di ba? Mga kabrigada, unya na po tayo makauba na guwapong-guwapo. Di lang sa sarili. Nagkagwapuhan sa iya. Dami siya followers. Yes. Nausa ka police. Police ba? Army? Yes, police. Nausa ka police, mga kabrigada. At tangin na ninyo. Pero karon aniya na itong mga hataw balita. Ang mga hataw balita ang karong buntaga, pipila ka COVID-19 nga pasyente ng hangyo nga matagaan ug oxygen una mamatay. Scheduled market day sa mga clustered barangay sa Jensen wala pa gipatuman. 60mm mortar nga napalgan sa daplin sa baybayin sa Jensen anana sa kustodiya sa otoridad. Ug netizens dami sa mag-uuma gikan makilala North Cotabato nga naay Iron Hands human walay kapoy nga musalo ug durian. Subo sa mga healthcare workers sa usa ka pribadong ospital ang sitwasyon karon sa mga pasyente nga severe COVID-19 cases tungod sa puno na ang mga hospital beds sa ubang ospital. Matod sa Private Hospital Association Jensen, gakakulang na ang ihap sa mga hospital beds alang sa mga pasyente nga nataptan sa COVID-19. Gibutyag niini nga dunay ubang pasyente nga tungod sa wala nay mato ang ospital nangayo na lang og oxygen una pa mamatay. Maong ginahangyo sa atong mga medical experts ang kooperasyon sa publiko arong makontrola ang pagkuyana pa sa COVID-19. Tinuod yun ni siya, no? Kay nakwento na ako ni na naalagi mi oxygen tanks. Kaya ako ang tita, gikinahanglan to para sa yung sakit na ALS. So karon ay mga gakontakt sa mua, sa akong pinsan gakontakt na, ma'am, pwede mahulam or mapalit inyong oxygen tank? After a few hours pa man nakareply ako ang pinsan, ay, ani, ana, reply siya, dili na kinahanglan, ma'am, kay wala na siya. Few hours lang na, ha? Dahil sa kakulangan sa oxygen, diri karon sa Mindanao-wide ni actually na scarcity sa oxygen, ay sa pamangod ka problema, dili normal na oxygen ang kinahanglan sa mga COVID-19 patients. High flow na oxygen. Iba pag yun ang kinahanglan. Mga makasabay diri sa may diversion ng mga truck ka na gabit nito gas, isip ko ba, what if ka nang kulang na dyan ka ayo, di ba? So, amping dyan na mga kabrigada, dili na natulaton pa mo,
abot ta dito kay lisod jud kaayo. Naisip lang na ako no, medyo far out ni siya pero tung una bisag asa pwede makainom tubig. Yes. Di ba? Tapos karon ginapalit na nato ang mga limpyo na tubig. Mm-hmm. Kailangan na siya paliton. What if muabot ang panahon dahil sa COVID-19? Libre na ta mo ginhawa dati karon basi kinahanglan ta palit dili unta. Simba ko, dili unta muabot. Dili ta muabot diha ko magtabanganay ta. Yes, kay kita man gihapon exactly. Gud ang puyo aning kalibutan mga kabrigada. So kita gihapon ang dapat disiplinado, musunod jud sa mga balaod sa atong gobyerno ug syempre magpatuman og safety protocol sa atong mga kaugalingon. Mm-hmm. No? Dili ni basta-basta na problema mga kabrigada na naay kakulangan sa oxygen. Mm-hmm. Ang diri sa Mindanao, mupod ning nahitabo sa India eh na tung daghan kay namatay, it wasn't because of the virus per se o kumunsa man dahil ang medical supplies para unta ma-okay pa ang mga tawo kulang. So maupo na sa tuwa diri. Bisan pagkusog pa ang lawas, kaya pa unta pero kanang manggagmay na medical na mga needs dili ma-provide, wala na zero survival ug mahal jud kayo. Naitambal na ginareseta sa mga COVID-19 patients kaning remdesivir. 7,000? Isa ka tableta? Isang ano lang, inuman lang. Kumaw ng mga kabrigada, please. Kailangan yun ta mag-cooperate. Wear your face masks, yun. Pakusgan na to atong immune system, mga kabrigada. Actually, pag pulaw ka, hina di ay yes. Yung immune system. Oh. So, dili mo sige pulaw, anang mali nga tao, mga kabrigada, wow. Ha? Oo. Magsige mo, gulat, ana iya ang reply niya, sakit, imo makuha pagka next day. Matulog ka, importante matulog ka sa uyab-uyab karong panahon na. Hi, na-experience ko yan. Ah, talaga. Nagpuyat sa maling tao. Pero ngayon, 8, tulog na ako. Try ko tulog na, 9. Po, hindi nga talaga. Importante ang tulog, mga kabrigada. Iba yung tulog na kompleto sa gabi kasi putol-putol sa buong araw, no? Na-watch na ako ang usa ka interview ni isa ka politician. Ana siya na tung nagkasakit daw siya o COVID-19, na wala daw niya naramdaman na sige lang siya tulog the entire time. Kaya imuang body, mo man ang way na mag-recuperate. Pero naramdaman lang niya na paayo na siya, tung gikapoy na siya bored tulog. Na siya. Bored na siya. Mo daw mga indications. So, dila na ito basehan kung sa gyud kay importante ang tulog. Maong natin yes. Tambal tung before, bago pa lang COVID, na ginapainom para makatulog daw ang tao. Ma-relax. So rest jud kaayo ato kinahanglan mga kabrigada. So kung nahigayon, labi na ka ng No Movement Sunday, itulog na lang nato na kaysa mo sitag lahat mga kabrigada. Kaya napaman. No mo. Sige. Napaman. Okay, sige. Sige. Mukabat na sa 46,848 ang ihap sa kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19. Gikan sa gipagawas sa COVID-19 tracker sa Department of Health Center for Health Development sa Sucsayan Region, diin 39,045 ang nakarecover. O ganaana sa 18 ang nadungag sa COVID-19 related death. Tulogikan sa Mlang o Alameda North Cotabato, duha sa Kabakan, Carmen North Cotabato, Jensan, isa gikan sa Tupi, Tampakan o Pulomalog South Cotabato, isa sad sa Alyosan, Arakan North Cotabato o sa City of Coronadal. Pinakatigulang 80 anyos nga lalaki o 35 anyos nga lalaki ang pinakabata. Siyempre, alarming mangyud, nagataas ang kaso nato mga kabrigada. Pero unta, kaning mga nagakalat sa Facebook, sa Twitter, nga mga news, balita, mga videos, kung asa karon ginapanghimakak nila ang importansya sa bakuna. Ana, sila dito nga, i-cancela na daw ang bakuna. Dili na tinuod mga kabrigada, kinahanglan tanawon jud ninyo ang source sa news. Bisan pag rally-rally na sila, unsa pa ilang ginabuhat, kinahanglan na agay legitimate source ang balita nga ato ang ginabasa o ato ang ginatuuhan. Kay base, dagan na po gakuyana pa ni ba ng mga balita, wala na po yung magpabakuna, di na po mutuo sa COVID-19. So mga kabrigada, please, mutuo ta na COVID-19 ug magpabakuna gyud ta. Mora na ato ang rescue o unsa ba saving grace sa panahon na. Actually ang isa sa mga ginakadismayan ako nini Facebook pages bitaw nga naay di ba aware tayo na merong Philippine Star, legit na news agency, naay Philippine Char. Tinuod, kita na ko na. Tapos gina-share nila, ginatuhan nila ang Philippine Char na Char gani. Sabi ko, bakit natin inaalaw yung mga ganitong Facebook pages? Kay ano ba siya kung dili ni mo mabantayan? Mura siya Philippine Star. So, ikaw na nagbasa mo regala, wala, nabay selective readers dyan. Pili lang dyan ang ilang basahon. So, kulang ang information, mali ang information. Yes. I-relay-relay na marag tinuod dyan kaayo. So, nami ante nga diligid sila magpabakuna kaya so, ingon daw sa ilang silingan, nakitaan daw sa Facebook, chuchuchuchu. Kapoy kaayo ng relay-relay na ito, mali nga information mga kabrigada. Ingon sa silingan, nakitaan sa Facebook. Ang Facebook, grabe pa sa char. Yes. No? Dagan kay super char. Ang Facebook, please, dilita mo ito mga kabrigada. Kami
diri o, nabakunahan na mi. Oh, okay man mi, buhi man mi, niagi na ang COVID-19 sa mga tubangan, kahit papano, wala pa mi nakasinati o grabe naman si Thomas. Mm-hmm. Nag-high lang siya sa kuha. Ano siya, ganito ang feeling, Justine, mawala ng panlasa, buti na lang, bakunado ka. Tinuod, buti na lang, bakunado ka. Munang dapat nato isipon. Every time gani na igaubo, or every time makafeel ko, hala, murag na ako'y ubo, murag na ako'y lagnat, kanakana, makaisip yun ko, okay lang, bakunado ko. Ang lalamunan ko, sumakit yung isang araw, after pinaka-oras, nawala na, ay, sabi ko, ibang sign of a. Pero alam mo, I posted a video na parang short vlog lang ng wife ko sa kanyang vaccination. Mm-hmm. Daghan ka ayog Mr. o Mrs. na buntis, nga nag-message siya ko, na okay ra ba daw di ay, ano daw ang bakuna, paano dapat daw ang ipagawas process. Dapat ipagawas na to diri. Oo, hindi nila ipagawas nilalabas. Ipagawas na to diri. Pati yung ano, mga videos ko. Oo, kasi daghan ka ayaw na happy eh. Na, ano ka ayaw na very informative na pwede di ay. Daghan dyan, antod ka ron. Kinapod to'y isa kalalaki nga, gusto gi daw sa iyang wife, siya ang dili. So yung pangutana ko niya, kung unsa nagpa-yes sa kuha, kaya di ba ako ayaw ko din at first, gusto ng wife ko. So gingnan ako siya na ma-feel magunda nila kung kinahanglan na Jun. Mm. So ang wife niya dugay na di ay gusto Jun. Oo. But not only that, naana po'y go signal karon mga kabrigada sa mga doktor na pwede na yes. Ang second and third trimester na pregnant woman, sila na mismo sa ilahang choice. Desisyon na na with nila partner. Kung magpabakuna o dili. But it's still better na magpa-check yun mo sa inyong OB. Diba, nakausap nga natin si Dr. Yasmin Babar na maulagi daw to, yung mga pasyente halos bakunado na ginakamusta niya. They're all fine, diba? Yes. Wala siyang narinig na kwento na hindi na naging okay, diba? So, sa ipagdasal nyo, kami ng wife ko before we went dun sa mall, nag-prayed me na i-guide ta. Sa wala siya yung nasinati ang lagnat. So far, wala. Pila naka-adlaw. Okay, yun lang, nangalay lang talaga ang braso niya. Tas, which is normal. Normal, kay dito gitusok. Pero okay naman siya. Si mami, 50 plus, na. Fully vaccinated na. Third time apat stroke na siya survivor. Na mild stroke. Okay, oo. So, di ba? Nadagdagan na isa. So, okay siya. Masaya siya. Feeling kampante siya ngayon na nabakunahan siya. So, very important dyan, mga kabrigada. Na ay mga barangay, na ay mga arrangements. Meron tayong kasamaan dito. Ang nanay niya medyo pa-bedridden na. So, nasa car lang. Ang RH yung ni doon sa parking. Dapat. Pwede di ay. So, ganun din yung case ng brother ko eh, na ina-apply pa namin ngayon in case. Kasi, di ba, epileptic siya. Mm-hmm. So, murag makulbaan. Magod ko baka in the middle of the pila while waiting or after sa bakuna at akihon. So, imbis na makatabang tag disseminate na okay ra at akihon dito. Makulbaan sila. Makulbaan nila. Abi nila. Moto ang rason. Effect. So, kahit ano explain mo na epileptic siya, eh, hindi talaga nila paniniwalaan. Mm-hmm. So, na ay mga, actually, ang ayon kay Doc Jet Oko, meron silang program nga ang mga A3 ug A2 nga dili atuan sa balay. Atuan na lang sa balay. So, gwapo ka ito. Kaya nabay mga gusto mo pabakuna, hadlok lang dyan yes. Magawas. Yes. Hadlok mo gawas. Init, walay access para magawas. Kaning mga na-stroke na di na makalakaw, naka-wheelchair, dili makadto sa mall, sa mga barangay. Unta, ma-fast track na, na plano. Yes, kayang-kaya na sa LGU. Gwapo ka ayaw nga plano. Unta, matinood lang. Yes. Kanang matuloy-tuloy na siya na plano. Mga kabrigada, sa ubang pang balita, ginaulat pa sa Jensen Public Market ang go signal sa mga barangay sa pagpatuman sa Market Day. Matod pa ni Ini, nagapatigayon pa sila og information dissemination. Sa matag barangay na kinahanglan pa maghatag o go signal sa Jensen Public Market na nahatag na og impormasyon, ang mga lumulupyo ni Ini. Subay sa market scheduling, matag-adlaw o sa Lunes o Huwebes ang nakatakdang schedule sa palengke alang sa mga barangay Kalumpang, Fatima, Labangal, San Jose, Sigil, Sinawal o Tambler. Samtang adlaw sa Martes o Biyernes mo ang schedule sa market days sa mga barangay sama sa Apopong, City Heights, Connell, Mabuhay, San Isidro, Sinawal, Olimpog o Upper Labay. Ug ang adlaw sa Miyerkules o Sabado mauusab ang market days sa mga barangay sama sa Baluan, Batumelong, Buayan, Bula, Dadiangas East, North, South, Southwest, Lagaw, Ligaya, Katanggawan ug Tinagakan. Gipahimangnuan usab sa Jensen Public Market ang mga mamalitay nga dal-on ang ilang tapat ID. Dili kalimtan ang pagsulob og face shield og face mask. Kung saon man eh, kung na ako'y balay sa Connell, na ako'y balay. Nakaluwag-luwag ako. Sa San Isidro, na ako'y balay. Hindi, kung anong tapat registration mo.
Hoy, kahapon na... Naadi mo. Naay, usa ka mo, nagreklamo diri sa brigada. Kaya wala daw sila kipasulod kay tungod walay vaccination card. So, tinawagan ko agad yung manager ng mall. So, sinerch sila sa anyong ano na yon. Miscommunication di ay. Kipangutana di ay sila sa guard. Naamoy QR. Wala sila parehong QR. ID na lang, sir. Apos, wala po sila parehong ID. So, ay, dilita mo pasulod, sir. Kaya kinanglan dyan na mo maskan ang inyong identity, ana. Pero pasulod rin po sila kaya pa-fill up daw sila everything. So, ang girelay nila din sa brigada, wala sila kapasulod kaya wala yung vaccination. Na. So, dapat hindi ganun kaya pasalaan dahil ang mall. Grabing panic nung mall kayo. Unsa daw nang issue, ana. So, maningkamot dyan na mga kabrigada kaya kaning mga, labi na ka ng mga dagko ng mall. Grabe na ilang briefing sa ilang security. Katong Sunday, nahitabo nga, wala gipaagi kay magsimbangan. To alas 12 man church. Possible pa yon kaya nabay mga taga-barangay, mga tanod or mga force multipliers na magbuot-buot, mali-mali information. Pero ka ng mga malls, grabe na sila, protocols, di ba? Sad reality na, ha? Oo, grabe. Kaya kung kaya sa mga private corporations, natarong ang ilang information dissemination sa ilang security, from top management down to their salespersons, ba? Ang pag-instruct nila, kung kaya sa mga private na mga kumpanya, anong dili kaya? Anong naatadayoy, kanibang ginatagaan na to o sa tawag ka na, dili, kaning tolerant kay taba sa, kay sa gobyerno man gud na, maong late, maong dugay, maong wala pa na hatod sa tua, maong ana ang nahitabo. Nga naman ginatugta na ito na, okay lang sa tua kay sa gobyerno man gud, ana mang yud. Dili yung tatamusugot na, ana mang yud kay sa gobyerno. Dili dapat gani, mas taas pa ang standard sa gobyerno, kay kung tutusin, sila ang kumpanya sa tibok na ito na. Dapat sila model ng mga sila companies. Dapat, sila dapat, kung sila ang may pinakadako na budget, ha? Oh, yun. Nakukayog kwarta gikan sa tax sa katawan. Dita, di ba? Imagine ka na, normal na ito na ginaingon eh. Sa, kato parehato, sa mall, ano ba yung kayo na sila? Grabe ba yung kayo? Pero katong ano, kay sa mga force multipliers, even, mabuto, sa ana manggunto. Even sa mga talent fees. Mag-work ka for the government, mag-host ka, mga 2 months to 3 months pa before ma-release imong talent fee. So, gaguan na ni mo, 3 months pa ni mo ako. Pwede ba naman i-advance good na para sa mga tao nga after sila work, pirma, bayo, sweldo agad. Even sa teachers gani na ito, di ba? Yes. Unta, mahatagdayan yun. Pag-government, okay lang madelay. O dapat dili na musugot na delayed dahil gobyerno, dahil na pa sila process na ani, na pa sa accounting. Unsa day sa mga corporations. Same manggapon. Pura manggapon. Na manggapon yung proseso. Ako akong ginabuhat yun, ana, kung sa gobyerno ang hosting or event before, mag-declare yun ko na right after na ana ang... Wala ton dyan na ako. Na ana, mauni, ma'am, kay ana, na pwede man ang process. Kaya. Pag mo declare kag ana, pag kabalo sila sa imuhang right, ihatag ako kasi nung last, nung kalilangan, dyan agad, after 4 days, bayad agad. After 4 days, magani na. Oo, kasi 4 days yung event. Okay. So, binuo nila. Kaya. Kaya, actually. Dira na nagasulod na dapat kabaluta sa tuang rights, kabaluta sa unsa tuang deserve, gikan sa gobyerno. Yes. May kanitanan, mapa-COVID-19 man na, even kaning market day, kung tanawin tunin mo ang scheduling mo, kadaghan atong mga barangay gihapon. Mm-hmm. So unsa ang tapok use? Tapok gihapon. Tapok ra gihapon na. Palisod lang, confusion lang, added confusion sa mga implementor dagdag, sana. Dili, dagdag problema hon sa mga tao nga. Dito ka pamalingki ka ron kay, dili ta market day. Manghulam na lang sa taga-bula. Yes. Oh, so, ginagawa natin yan. Di ba, maura yung gihapon ang realidad atong tanahon sa epekto ba? Napay uban nga. Hala, everyday ba ya? Maong nauso ni nga tingi-tingi. Diri lang ba yan na sa Pilipinas? Even kaning mga junk food na imported, di ba naigamay na version? Diri na sa Pilipinas kay ang marketing na po daw diri, tingi-tingi, tapang adlaw-adlaw, even ang shampoo. Di ba kung sa international ta, itong mga dagko. Pindot-pindot lang. Pero diri na po na sa Pilipinas, ang nauso ng sachet-sachet, kay kumbaga daily survival ang Pilipino. So yun lang day by day. Oo, per day ta naka-budget. So kaning market day, na Tuesday, Thursday, naka-schedule, paano itong sa adlaw-adlaw ilang kinahanglan? Dili nang, sige, Wednesday, from Monday to Wednesday ito ang paliton. Dili ba kaya gitna sa uban? Ang funny, Ana, kaya market, di apply lang na diya sa market, jud nga dako. Naman tayo market diri sa Malakas, tapos sa Lagaw. Oh, sayang kayo, murag pareho lang gapon. Nga, ang mga malls, na ay mall nga magpa-implement na po'y dili. Di na ako masisiyang mall. Oo, syempre okay, income. Negosyo lang na po'y na ilaha. O nagpatungan po'y silang ilahang mga protocol sa sulod sa ilahang mga malls. Oo, diba? So unta, confusion rin yun, diba? Daldala. Sige mga kabrigada, at ang iba ang ubang balita sa pagbalik sa Morning Hataw. Sa Morning Hataw!
Kabrigada, nag-inilogay sa pusil ang usa ka gwardiya sa usa ka gas station o ang usa ka 29 anyos nga lalaki. Humankalit na lamang kuno mitunga sa lugar o bisulay o kuha sa susi sa cashier room sa Maumpatigayon. Domingo sa Kadlawon, matod sa gwardiya nga nailhan si John Borge Padisho, gisiptan niya ang lalaki nga nailhan nga si Art Angel Augusto Galapon, residente sa Pulomolok South, Cotabato. Atul kuno sa pagsita sa mga gwardiya, misulay sab kunog ilog sa Galapon sa 38 kalibre nga pusil sa gwardiya. Nakahiagom og samad pino sila ng suspect sa iyahang wala nga hita nga gilayong gidala kini sa Balay Tambalanan at tungtura. Ana na balhog karon sa selda sa Police Station 3 ang suspect samtang gikabutyag sa investigador sa kapulisan nga duna kunoy diferensya sa panghuna-huna ang suspect base sa gipakita nga sertipiko og ilhanan sa suspect sa mga kabanay ni ini. Tawo na ay mental psychological. Issues, oo. Okay, di ba agit na nimo, pwede mapriso, pwede. So, kaning mga sitwasyon na ani diri mo sulod tong gihisgutan nato gahapon na dapat ato ang gwardiya trained na ay qualifications. Even sa mga ganong situation na may mental problem kasali yung na ano. Eh. So, kato pa lang, kung trained ang usa ka tawo, pag-approach pa lang sa iyaha, bala na niya na pa-approach ay iyaha, na ano na yung mga anak para sa mga trainings dapat sa security, sa tana na may mugunit ka, baril. Pusil, trained na ka. Kaya dapat ato, atras na siya, o gipaundang ng tawo para dili na moabot sa point na naa sila yung encounter. So, diragyod na musulod. Kay sa sitwasyon na to, mas ang blame naa dito sa security guard. Kay siya ang mas nasa tamang pag-utok kung confirmed yun ha na dili tama ang pag-iisip atong suspect. So kana, kinahanglan ka ron sa itong mga security agencies na tama ang training nato ba? Mag-set dapat ang standard ng padpaw eh. Oo. Kailangan na siya. Kay kumbaga kani ang mga security guards nato, security agencies, sila ang armed forces sa mga corporations, private sila ang frontline pagdating sa security na sabot, 'di ba? Pero naapod gani tayong mga issues diri sa Pilipinas lalo na doon sa mental problem nga wala tay kaayoy programs and support groups para sa mga ingani. Daghan kay issue nga na ay mga katong mga Alzheimer's, na ay mga tanan daghan mga brigada, mga families na naingani nga member nga dili jud ma-address ug maayo sa atong government ug sa mga agencies kitungod walay specific program ug support group para sa ila ha. Pero at least kana naay pamilya. Yun, kani usually manggod kaning laroy-laroy sa dalan, daghan ba yan adri sa Jensen sa tinuod na hadlok kayo. Ang main cause usually sa ila ha is kagutom eh. Dahil sa gutom kayo mo nang ang utok. Mulahi na gyud. Mao wala na ako ginaproblema akong mga utang ron mga brigada. Sila yung mga problema. Para, dili na ta ma-stress. Katulang sa sitwasyon na ni kay murag social welfare anumaning katuong suspect nato, sa side na lang po sa security kay dako inyong responsibilidad kay naamoy dala armas eh. Sa inyong pag-agawa na what if ni buto ang pusil na ay naigo na laing tawo, dili sa inyong duha. So kay kinsa to na responsibilidad. Yes. So kana lang dapat na i-training layo pa lang kita na nato na eh. Layo pa lang kita na nato na paduol sa tuwa. Pwede na nag-iundang siya or ikaw unsay mo gibuhat ba? Di na kailangan mo abot sa punto na nag-agawa na yung pusil. Mga kabrigada, sa uban pang balita, naana sa kustudiya sa General Santos City Explosive Ordnance ang and K-9 unit, ang 66 mortar nga napalgan daplin sa baybayon sa Purok 4, Rajamuda, Barangay Bula, Jensan, kining niaging Sabado sa buntag. Sa pagsusi sa mga pulis, dili usa ka vintage bomb o gikalawang na lang ang maong bomba. Gibaligyasad sa bote bakal ang mga sa mga bata ang bomba sa pagtuo nga usa lamang kini kabakal. Maayo na lang nga gi-report sa mga pulis o gikuha kini sa iyahang nahimutangan. Sa pagkakaroon, padayon pa ang investigasyon aron masuta kung kinsa ang responsable sa pagbilin sa bomba. Mga kabrigada, dili dapat hilabtan o maayo nga ma-report dayon ngadto sa mga pulis kung anay makitang mortar duol sa inyuhang lugar. Again, dili po nato masisi ang mga tawo kay kung di ka inform. Oo, tamo. Di mo siya mukhang bomba. Mga bata
sa dili man lahi ba yatong tanaw sa bomba karon na sa box na cellphone na mga wire. Oh, nakatawa. Ana ba ya? Kay picture gina tanaw na ko familiar man ang lugar. Ila gen man di ini. Sa bula. Pasulod di ilahang gamay lang jud kay nga baktas. Oo. Hoy, amping mo mga kabrigada ha. Dili jud magpataka og hilabot og mga ingana. Pero syempre kulang gid tag information. Yes, ang pwede buhaton sa pulis ana, natay picture butang sa Facebook. Mm-hmm. Tarpaulin. O, yes, sa inyo ang mga police stations na tarpaulin kung unsa ang itsura ning mga mortar. Mm-hmm. Labaw na kung kanang daan na kaayo. Kay lahi baya mo tanaw mga bata karon sa bomba na cellphone dapat. Yes. Na wire-wire. Mauna karon ka na, dili nila na mabalaan kung unsa ba, explosive device ba na or what. Pwede gyud ka magbutang og tarpaulin para at least mabalik dayon, mahatag dayon mm-hmm. sa police. Listen, bitaw to, madulaan. O niya, ala, kalit mo buto. Bisag vintage ba ang bomba. Kahit chance na mabuto kung ma-ignite. Yes. Ako, amping jud mga kabrigada, og sa ubang balita, na-amaze ang mga netizens sa usa ka mag-uuma sa makilala North Cotabato. Sa iyang viral nga video nga gi-share sa iyang igagaw, walay kapoy nga masalo og durian ang 23 anyos nga si Magenda Eban. Murag dili na sakitan og walay hadlok sa iyang ginahimo. Sa video, wala sad suot nga sanina og gloves sa iyang mga kamot si Magenda samtang nagasalo-salo og durian. Ananay sobra sa 300,000 views ang mga video ni Magenda og daghang netizens ang nag-ingon nga naa kunoy iron hands dinhi sa Mindanao. Season sad sa mahinog ang mga daghang prutas apil na ang durian. O gatang iugma mga kabrigada kay try nato na makaistorya si Magenda live sa Morning Hataw. Grabe. Unsa man ang kamutana? Hindi ito first time. Talaga ba? Oo, ilang beses na ako nakakita ng ganyan na nagsasalo ng mga durian. Siguro mo adapt ra gyud ang ano no, ang lawa sa tao sa kinahanglan. At saka tingnan mo yung pagsalo niya, yung sa egg catching god mag. Oy, pero testing daw be. Balay. O testing. Bisan siguro unsaon pa na ako nag magunitan lang man gani ni mga durian sa kita kaayo. Bisan unsaon pa na ako nag-technique kung strategy murag dili jud na makaya oy. Oh, ay bakit inamoy niya yung masaman bang itag papel? Paper cut na maagi unsa na lang ng grabe. Iyon, pero naagyo yung mga mo adapt lagi ka ng kubal. Yes. Kubal. Kubal na mga kabrigada. Oo. Mas mabilib ko kung anaon niya siya ang ulo. Diba? Baka magkaano, baka ba damage siya. Malay mo. Uy, ato makauban si Kent live sa Nakita Oval Plaza. Kent? Nahilo. Nahilo sa ginawa ko. Ayong buntag mga kabrigada, at Dilo Justin na nakita karon din niya dyan Oval Plaza. O time check na to is 5:37 na sa buntag. O karon medyo daghan na po napod ang nag-lidery na nag-exercise bitaw, ang uban nag-bike, ang uban nag-jogging. So syempre kung mag-jogging ka, ang uban wala jud nagasuot og face mask, kay listen jud mo ginhawa kung kilabi na kung nag-jogging ka. O kun inyo makita sa akong likod, mo na kani ang gimuntar bitaw sa ato ang LGU Jensen nga pathway, kumbaga kani siya nga pathway, do na siya feature bitaw nga kaning ginatawag na braille tactile pavements. So kani siya makatabang siya sa mga suon na ito bitaw nga dunay kapansanan sa pananaw kanang dili makakita kay maon yung ilahang mamahimong guide kumbaga. So kani siya nga proyekto no, kaninga to ang pathways din he, kay part siya sa Green Jensen Project nga 2 years siya, usa siya ka 2-year project gikan sa national government. O kani siya dili lang ni sa Oval Plaza, bali butgan po ni og pathways pa sa uban pa nga mga lugar sa Jensen, like tunga to ang Plaza General Santos, butan po na siya. So kani siya bitaw murag na featured diri ang mga lahi-lahi nga architects o designers nato sa Jensen arong mas mapanindot pa ang atong dakbayan. O bunya taod-taod tanaw kita sa mga nang sa mga tao din ni sa Jensen Oval Plaza, kaya ato sa lang i-interview kung anong importante sa ilaha ang mag-exercise hilabi na karong dunay pandemya. Ate Dilo Justin? Ikaw Kent, importante ba sa imo mag-exercise karong dunay pandemya? Importante og dili na ako kailangan kinahanglan to mag-exercise kay padulong pa lang sa work. Exercise na kaayo ito ang hangganan para sa saka. Wow, work ng bahay mo. 2 minutes away mong balay, dili na exercise. At saka Ken, naalala ko sabi, sabi mo sa akin yung live tayong dalawa dito, magbabago ka na, di na ka magdalo-dalo. Kahapon pinagdalukan mo ko. Ha? Nag-trade ko sa imo kahapon. Lahat na lang gadget, trade. Oo, ano ko mayaman. Lahat ng hahawakan mo, food. Ha? Saan ako kuha na? Oh, yes, mag-exercise na ka. Mag-exercise ka at magbago ka na, ha? Mga para maka 4 rounds ka, dira sa oval. Ano daw? Dako ako ang gilose no weight. Oval. Ha? Para dira sa oval ba?
kaya na nimo. 4 rounds. Ay, oo. Try ko, magsugod sa bike. Umisa ka ron. Pag-ilis na. Subong? Ah, mag-tap dili, oy. Bigado pa ka ron kaya mga equipments. Dili pa carry. Daghan kay kagrason kaya. Daghan kay kag-charcan. Kung ayaw, may dahilan. Kung gusto pala, merong paraan. May para. Kung gano'n na siya, libreon pa siya gym. Oh, nagasaka oh. Ang ano ni Kento. Gani, ang mas silwala pa si bungot niya. Hoy, yung mga bungot. Baba, lumabas. Yan. Oh, oh. Oh, oh. Mag-bounce-bounce ba ya? Asa ba? Ha? Wala. Dagay, salamat, okay. Kent. I want nobody, nobody but you. Napakanta si Kent. Mga kabrigada, mo ka na itong hatang balita karong Martes sa buntag. At ang iyo, mabalik pa ang mga balita sa Frontline karong alas 7 sa buntag. Mabalik pa ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw! Yes, naman talaga mga kabrigada. Ito na ang hataw sa Kainan Express karong adlong Tuesday. Karong morning mga kabrigada. Ang bahaging ito atin sa atin ng Nigari Ipatak Mineral. Huwag kakalimutang mag-Nigari adlaw-adlaw mga kabrigada para mukusog inyong immune system ma-provide sa Nigari ang mga minerals and nutrients na kinahanglan sa inyong mga lawas. O, ito na ang mahiwagang kutsara tinidor natin because mga kabrigada karong adlawa, tudluan ta sa Venue 88 kauban si Chef Mike Ramos na usanabod ka recipe na pwede natong tunan diha sa itong mga panimalay. Pwede niyong gawin sa mga bahay ninyo since ang dami nating mga cravings na dili ta masatisfy sa hay kay usahay, madisappointa. So, pwede mo mutimpla og inyo ang recipe diha sa inyong mga panimalay. Chef, bati tayo sa kanila. Good morning po. Magandang Jensen po. Ayun, Chef. Ngayong morning, medyo nakaka-interesado ito dahil tingnan nyo naman mga kabrigada, merong is spaghetti noodles dito sa harap natin. Ano ang recipe natin today? Spaghetti seafood marinara po. Spaghetti seafood marinara. Sa bahay namin kasi ang ginagamit namin ano, spaghetti ground beef lang eh. So ngayon, seafood naman para mag-level up. Kasi ang seafood marinara po, ang tomato sauce niya po, bali yan po yung inaano na sa Italian po at saka sa American. Ah, kasi dito sa atin naka-sachet na tomato sauce, spaghetti sauce. Eto, nakikita ko, ano to eh? May peeled kamatis tomato talaga, po. Peeled tomato na mashed na siya. So isa-isahin na natin, Chef, ano yung mga kailangan ng mga kabrigada natin para ma-experience nila itong marinara sa mga bahay. May peeled tomato po tayo. Pwede rin po na fresh. I-boil na lang natin, i-mash. Pero mas effort na yun, no? Opo. So ito, canned na to, canned nasa na 70 pesos Opo. Lang yung malaking ganyan eh. Okay. Tomato, black pepper, onion, tomato sauce. Opo. Salt, garlic, olive oil, sugar, parmesan, white wine, tsaka mga basil. Dried basil. Opo. Tsaka seafood. Ito na yung mga seafood mga natin. Tahong, so meron tayong tahong. Lahat to, Chef, hilaw. Rings, opo. Okay. Raw po. May tahong tayo, may hipon na na-peeled na, meron tayong tuna cubes at saka na slice na mga squid. Yan ang mga kailangan natin para mabuo natin ang pasta seafood marinara today mga kabrigada. And simulan na natin. Let's go! Yun, nandiyan na naman yung mahi. First po ang olive oil. Mm-mm. Anong difference ng olive oil, Chef, sa normal cooking oil? Healthy siya po. Healthy siya, pero sa lasa wala siya masyadong naiambag. Okay, so pwedeng kung hindi naman kayo masyadong healthy mga kabrigada, doon tayo sa mas mura cooking oil. Huwag naman yung used oil, pinagpirituhan nyo ng isda, tapos nilagay nyo sa marinara. Okay. Garlic. Garlic. Tapos, onion. Naniniwala ka, Chef, na nakakatakot para sa mga aswang ang garlic? Ah, hindi. Sige nga, takutin natin siya. Si Rio. Ah! Okay. Sige, sautein natin yung onion and garlic, mga kabrigada. Sa lahat ng mga nasa bahay, pwedeng balik-balikan ang recipe na to na yung Chef Mike ng Venue 88. Araw-araw sa ating Facebook page, Morning Hataw. Sikat ka na daw, Chef. Sabi na to na taga Venue 88, may mga nagpapapicture na daw sa'yo. Thank you, sir. Sana all. Okay, sige. Si Chef David, kamusta na siya? Na-miss ko na siya. Opa, bali nandiyan po sa Benyoy. Oo, nakita ko nga siya doon. Baka bisibisihan lang siya. Okay. Ngayon, after isutean, onion and garlic, lalagay na ang mga seafood. Ayun. Tahong. Tahong, shrimp. Tapos yung mahiwagang tuna. Pwede naman, Chef, walang tuna, walang shrimp, yung tahong lang at ano, iba. Okay, sige, pwede mga kabrigada. Ano po yung available? Basta wag nyo lang lagyan ng lapu-lapu at saka ng hipo, hindi nakakatuwa. Pwedeng anong ibang isda ang pwede? Malasugi, pwede. Oo. Kanigi, lapu-lapu. So, ayan mga kabrigada, dahan-dahan natin nilalagyan ang ating mga ingredients.
Tapos lagyan po natin ng white wine. Para saan? Para mawala po yung lamsa. Lamsa, okay. Kung walang white wine, chef, anong pwede nilang pwede ano? Ano? Rice wine. Ah, okay. Or kung wala talaga, tisin nyo na lang ang lamsa, mga kapatid. Ano na lang po, i-boil na lang po sa ginger. Lutuin ahead. Opo. Ah, sa ginger, yung mga ano. Okay, pwede pala, merong paraan pa din. Para naman at least, di ba, hindi masyadong malangsa yung spaghetti marinara natin. Okay. So after nyan, ilalagay na natin yung basil. Dried basil ito, mga kabrigada, na bibili natin ito sa mga bote. Meron din mga sachet. Ito naman, ground pepper. Mga ilang minutes gawin to, chef? 5 minutes lang. 5 minutes lang. Dali lang po. Wala, 5 minutes lang. Tikiman. Kaya, sana all. Ilalagay na natin ang... peeled tomato. Yung peeled tomato. Meron na bibili nito, slice na. Meron din buo, mga kabrigada. Pero pwede yung durugin lang ng very light. Merong crushed, chef, di ba? Meron. Oo, meron. Pwede rin. So, lagay tayo ng konting 2 teaspoon ng tomato sauce. Good for one lang talaga to eh. Good for me. Hanggang diba? Ano na lang po. Alam mo, chef, pag tumaligod ka na, pag ako na lang dito, hindi na nila ako pinapakain. Sir. Kung ano yung nakain ko, nung tumikim ako, yun lang talaga makakain ko. So, bala ko tikman ng buong ano meal today. Yung walang naiwan. Okay. So, we are almost done, mga kabrigada. Hindi siya yung typical na spaghetti, chef, na kailangan lahat ng noodles covered with sauce, no? Ito yung pinapatong lang sa taas, tas ikaw na lang magmimix. Medyo malabnaw. Opo. Hindi siya yung super red. Mamaya, mga kabrigada, syempre, ang pinabangan natin plating and tikiman sa pagbabalik ko yan. Pero, ngayon muna, makakasama natin si Dill. Justin, mga kabrigada, kita diri sa Jensen, ginatawag ta na Home of the Champions. Og samot nga, naginatuuhan ta sa syudad, kining titulo tungod sa mga champions, nga pirmi gadala o garbo sa Jensen. Siyempre, usa na dira ang atuang bisita karong Tuesday morning. Karong muabutay nga October 14 to 21, ikatulong nga beses na nila nga girepresenta ang Jensen sa Enactus World Cup 2021 o sa Enactus World Cup. Karong 2021, mao na gani ni ilahang third time. Kaysa ikatulo nga beses, nadaog sila sa National Finals sa Enactus Philippines. Goal sad nila nga makahatag pa og oportunidad nga ibida ang mga mag-innovate og ideas sa tuang mga next generation leaders. Congratulations daan og usa ka hataw na morning Enactus Holy Trinity College of General Santos City. Dali, dool mo diri gamay sa kuha. O, kauban na to karon si... Sige, introduce yourselves daw, be. Good morning, I'm Joey Marcosino. I am the team leader and also the president of Enactus HTC. Mm-hmm. Good holy and good morning, I am Mirdet Di Mamanao and also one of the member of Enactus HTC. Good holy and good morning everyone. I'm Sir James Bernhard Perpetua, the currently faculty advisor of Enactus Holy Trinity okay. College. James, Meredith, and? Joey. Okay. Si Sir James sa ang coach akong pangutanon. Unsa din ning enacto, Sir James? O nga nung pirmig yun di ginaapilan sa Holy Trinity College? Actually, Enactus is a non-stock, non-profit organization. Mm-hmm. Forward to government. This organization is composed of business, academic leaders, wherein we are tasked to give sustainable program mm-hmm. to our community. Okay. For uplifting their lives. Okay, so local ne na competition sa Pilipinas, but also international. Yes, ma'am. So, kung kinsa ang mudaog diri sa Pilipinas, mao ang dalon sa international o sa World Cup gani. So kaningan actos, para klaro lang, this is a leadership based na competition na maghatag og ideas para sa leadership sa tuang nasod. Ana, tama ba akong pagsabot sa enactos? Okay. Now, nganong important kaayo para sa mga estudyante ang enactos? Nganong importante kaayo na naatay mga leadership ideas
na mahatag. Dili lang ni para sa campus, no? Para sa tibuok Pilipinas. Sige daw. Actually, ma'am, it's not all about the leaderships na ginahatag si Inactus. It's all about on how to innovate a project. It's about a business type. Yes, kasi now we empowering our communities through entrepreneurships, using entrepreneurial minds. So kami, ma'am, is gumagawa kami ng projects. We started as an idea to create a project na innovations. Then ginagawa namin siyang business and bigay namin sa community to uplift their lives and to empower them. And also, it's very important to have these kind of organizations because Inactus is not all about leading the organizations. It's all about the leading the young generations and also the communities to give them a livelihood program and to help them in a small basic business type in general. So matutulungan namin sila in terms of income. Mm-hmm. Guwapo kay makadug mga kabrigada og ani ka bata college students, no? Pila inyong edad? Yes, I'm 22. 22? And I am 20 years old. 20? Kalimut pa ka kung 19 ka or 20. Oh, si sir? 23 po. Oh. Kaya tad lang mo ni sa inyo, ni sir, no? Pero lami kayo makadungog na ani ka mga bata, ani na ang ilang perspektibo o perspective para sa pagtabang sa komunidad. Karon na siya giingon, nado mo mga ideas na ginabuhat, unsa mga konkreto na nga bagay na nabuhat sa Inactus para sa komunidad? Ang amo ang project today is a gas refinement from ecological waste or gas? Gas refinement from ecological waste or a group project. It is a green initiative which utilizes biogas system that focus in the conversion of waste or para makaproduce ng methane from livestock manure, liquid waste, and food waste po. Mm-hmm. Okay, so pag na-produce ang methane, unsa inyong buhaton dito? And na-produce na methane is yung biogas mismo is it is yan yung gagamitin natin panluto in everyday of life. Actually, gwapo po kayo na makonect ninyo kung pwede mabuhat sa Inactus, sir, no? Ang information dissemination kay naatay namatay bago lang na ibalita ha kay nanglimpyo ang septic tank kinay manure dito and everything wala sila kabalo na nag-emit na og gas. So pwede na ma-partner sa Inactus, no, na with your project also information dissemination. Pero sir, paano ninyo na mabuhat sa realidad? Kay lisod kay plano lang, gwapo kay ang plano, nabay mga private institutions ga suporta para mabuhat gyud na mismo sa atong komunidad. As of now, ma'am, we are sa institutional based grant pa lang ang ginakuhaan sa source of fund. However, we are trying to look into kanang mga registrations sa ato ang government agencies like DOST, DENR to verify and certify the project mismo nga safe siya for consumers and also safe din siya para sa among mga beneficiaries sa pag-ilang mag-manufacture sa system as well as sa biogas na among i-produce. So kinahanglan pa ninyo mga support? Yes. Financial support? Yes, ma'am. Unya, taod-taod, manawagan, tanong, labaw na, kay, musulod mo sa Inactus World Cup 2021. Ugdako ang pressure sa ilang mga kabrigada, kay 3 years na namidaog mo. Tama ba? So this year, sure ba ta mo daog ta? Unsa ang edge nato this year para mo daog ta sa Inactus World Cup 2021? Okay, so our organization, since progressive and dynamic, we will aim to win this battle in the Inactus World Cup because we believe our projects and we believe our beneficiaries and we will stand for it. And no matter what happened, we will face that battle na we will win and we will fight for it. So inyo ang project na i-present, katong gi-mentioning mo, and you think maujud na inyo ang edge? Sa competing countries, naana ba mo yung idea kung kinsa inyong kalaban o unsa po nilang mga proyekto? As of now, ma'am, we are searching pa lang and also we have 37 countries na magkipaglaban this Inactus World Cup. Mm-hmm. What about you? Tanaw ni mo, mo ba na inyong edge? Unsa pa ang pwede ninyo dalon sa world stage para mudaog ang Pilipinas, mudaog na po ng GenSat? Actually, ang pride ng Inactus and ang power and will
and the opportunity na na hatag na mo sa other people and of course we as a team. Okay, teamwork, no? Yes. Sir James, ikaw ilang mentor, ikaw ilang coach, pero almost the same age lang mo eh, no? So paano ni mo gina-train ang mga estudyante kay dili lang man kamo ang miyembro, tama? Yes, da, pero kamo lang duhang mag-compete. Nah. Buong team gyud. Okay. Okay, so pila mo kabuok sa team, ug paano inyuhang training, preparation na ginabuhat? Actually, may 6 team members as of now, ma'am. And when it comes to training, every day we report to school, and sometimes if hindi na kaya ng budget, we do our training online. Mm-hmm. And when it comes sa training naman, hindi naman siya masyadong mahirap kasi I am using what is in, what Enactus taught me. Mm-hmm. During so, my time. So, nandaan po ka dati, sir? Yes, ma'am. I wow, represented okay. the country during 2017 sa mm-hmm. London. Okay. Unsa po din mong project ato, sir? We presented the GOLD project, the Go Organic Live Dynamic. This project has 2 products, mm-hmm. which is the Allura Soap and Graviola Tea, mm-hmm. which we also give to the community mm-hmm. during that time. However, unfortunately, during the COVID, na-stop yung operation. Mm, walay continuity, no? Sayang. Pero gwapo kayang continuity na gibuhat ninyo with the rest of the team. Kaya kung kinsa ang mudaog, mopod ang ni mentor. Unta padayo ni og mas daghan pa mug ma-influence. Pero pwede ba may ka pangayo sa inyo og sample on how you will present your project to the Enactus World Cup? Sige daw, be. Maridel? Maribeth? Maribeth. Oh. Okay, and Joey, kunwari, this is the Enactus stage. Unsaon ninyo pag-present? Oh, sige. Plano sa ano? Mag-ano sa amin? Mag-plano sa amin. Yes. Sige daw, be. Unsaon ninyo pag-present? Oh, go. Ano na? Ako na lang. Dahil lang. Mag-plano sa amin. Plano sa amin. Sige. Go. Yung sa last na lang po. Kunwari, ato ang audience. Mauna ang judges sa Enactus. Go. Today, we are facing challenges to take for a better world, to have a better world. Sige lang, okay. Take 2. Sige lang, practice pa din. Enactus World Cup 2021. Take 2. Today, we have an opportunity to think for a better world that we want to live in. Today, we will be empowered and we will be harnessed. And tomorrow, because we are Enactus, determined to act and think of opportunities to becoming part of the solutions. Do you want to be part of the solution? Yes! In Enactus, we are not just presenting you just our stories, but the solution right here at home. Woo! And the winner is Philippines! Thank you, Ana Diamond. Congratulations, sir! Kanusa ang Enactus, paano mo nila masuportahan? Go ahead, pangayo tag-support sa tuwang mga kabrigada. The World Cup will be held on October 14 to 21 po. That's 8 days na competition proper. And when it comes to the support, sa ano lang po, sa project, product registrations, ganun po. And in terms of finalizing and mas i-refine pa yung system, kailangan din po sana namin ng mga financial support para mas ma-refine namin yung paggawa ng system, because this system is not only for the organization and its beneficiaries. We are targeting also to produce the system na para magamit sa ato ang entire General Santos community. Okay. Maribeth? Tama ba akong pangalan ng Paul? Maribeth. Maligyod ako. Maribeth. Sige, go Maribeth. Ask sa ilang support and also thank imuhang parents o kung kinsang nag-support sa imuha karun pala. Thank you for my parents na nag-support for me, and of course yung mga board trustees ng Holy Trinity College. Thank you for your support, and I hope so na it will continue until at last and forever. Okay. So this is my last year of being an Enactus. Since I am 4 years na naging Enactus, and I am one of the 2019 presenter in the Philippines in San Jose, California. So again, we would like to help support, and we would like to thank Ma'am Marilu Albano and Sir Ray Albano for not giving or give, hindi po sila nawala ng pag-asa to support the Enactus HTC, and thank you
to my parents na they're always behind my back. Mm. So, and thank you so much to our advisors and also mga consultants, sila Sir Glenn and Ma'am Adeline. Thank you so much. Thank you so much, Sir James. Mary Death? Yes. Oga, si Joey, congratulations sa inyo ha karun pa lang for representing the Philippines. Unta, mudaog mo, please update ninyo ha kung nidaog mo mga kabrigada. Lami kayo no na natin mga youth leaders ug ani mag-isip out of the box na mga batan-on pa. Unta daghan pa silag ma-influence ug sigurado ko na kaya mi vit ni batong bata pa sila no. E tanaw nato si Justin Be. Unsa ba ang yummy vit time nato? Mga kabrigada, salamat Dilog sa Enactus. Naalala ko si Joey yung nagdala ng galon ng tubig dito na merong mga something. Good luck sa inyo ha. At syempre sa lahat ng mga kakilala natin na Enactus, lalo na kay Sir Clenil, maayong buntag. Mga kabrigada, karong Burr Month, sugod na sad sa bugnaw nga panahon. Ugaron makalikay sa mga sakit sama sa ubog, sipon ang inyong mga chikiting. Siguraduhon nga tagai sila o Yummy Vit aron ma-boost ang ilang immune system. Ang Yummy Vit ang ngayon sa edad 2 to 15 years old. Stay healthy with Yummy Vit multivitamins. Batang malusog, batang lamang. Samtang mga kabrigada, nagatanaw karon sa atong live streaming, manghatag ko gift packs sa Brigada Helpline Corporation. Ang akong pangutana, pila ang edad sa pwede mo inom sa Yummy Vit multivitamins? Dalawa yung age na yun ha, merong bracket yun mga kabrigada. I-comment nyo na sa comment section ng sagot ninyo para manalo kayo ng gift pack mula sa Brigada Helpline Corporation. Unya, sa atong pagbalik, i-announce nato ang winner kung kinsa ang makadawat ani mga kabrigada. Di alam mo, mabalik pa ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw! Atang sugdan sa mga Aquarius, lakasan ang loob kung may desire sa politika. Ingatan lang ang pagbibigay ng tiwala. Sa mga Pisces naman, ikaw ang unang makakaranas ng bagay na ginawa mo sa iyong kapwa. Kaya pairali ng good deeds. Sa mga Aries, katulad ko, consult your doctor sa iyong nararamdaman. Ito ang tamang paraan para maiwasan ang malubhang sakit. Sa mga Taurus, mag-alcohol bago pumasok sa iyong buhay. Ito ang wasong ugali na dapat pairalin. Sa mga Gemini naman, anuman ang makita, suriin muna. Pakikisalamuha sa makatwirang paraan ang gawin. Cancer, purihin ang kapwa para maakit ang good luck. Posibleng masimulan na ang business plan. Sa mga Leo, lulubog ang marami sa utang pero hindi ang gaya mong masikap sa buhay. Panatiliin ang katapatan. Panatiliin, lumabas ang Kapampangan ko doon. Virgo, pairali ng kababaang loob at pangunawa sa taong nananadya. Huwag patulan ang pagpapapansin na wala sa lugar. Pagtuunan ng bagay na magpapalago ng iyong kakayahan. Sa mga Libra, kapitbahay ang maghahatid ng mapanirang chismis. Tumbasan ito ang kabutihan at maging masaya lang. Scorpio, pagbigyan ng hiling ng kakilala at matatamo ang kapanatagan, maaakit ang magandang oportunidad. Sagittarius, darating mula sa abroad ang investor ng negosyo. Magpapatuloy ang paglago ng kabuhayan mo. And Capricorn, hanapin ang feel-good na karanasan. Ngayon mo mapapatunayan na nasa iyong panig ang katwiran. Yan ang lagay ng kabalaran natin ngayong araw mga kabrigada ng Tuesday dito sa Morning Hataw. O garong Tuesday morning, ato ang next bisita o sa katalented nga police officer. Ang singing patrolman gikan sa 2P South Cotabato, siya ang atong bida kabrigada. Even wrote the day that I fell for you, and it crossed out in red, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane, think I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head, it's just a song in my head. But you won't see me break, call you up in 3 days, or send you a bouquet saying it's my mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. Now I know the perfect way to let you go. My last hello, hope it's worth it. My best just was fine. Oh, I tried to be great for you. I flowed by design, and you love to remind me no matter what I do.
But you won't see me break. Call you up in 3 days or send you a bouquet saying it's my mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne and you know I'm the first to say that I'm not perfect. And you're the first to say you want the best thing. Now I know the perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. I'm the first to say that I'm not perfect. And you're the first to say you want the best thing. But now I know the perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Say yeah. Mike Del Mundo ng tuwi na putalang ulo ko. Ng Tupi South Cotabato. Hi Mike, isa ka to na morning. Bati ka muna sa kanila. Good morning DJ. Ayun. Good morning everyone. Sige, si Mike mga kabrigada ay 24 years old. Ilang taon ka na sa pulisya? Mag 3 years na po this October. Okay. Napapanoorin muna siguro natin yung mga ilan sa mga TikTok videos niya kung bakit natin siya guest today. Meron ba? Na ready? Yes, panoorin natin. Okay. Sige. So, eto na Mike, pag-usapan muna natin. Kamusta ang mga pulis ngayong may pandemya? Okay naman. Oo. Video checkpoint and roving sa mga ano, within Sarangani. Okay. Sa Sarangani kasi siya na-assign. Pero eto na, kailan ka nagsimulang mahilig sa pagkanta? Since elementary. May mga competitions ka na napanalunan? School competitions. Okay. So ngayon, paano nakakatulong yung pagti-TikTok mo habang syempre may mga times na naboboard kayo sa kampo ba ang tamang term? Kung saan kayo nagsistay? Sa mobile ako eh. Sa mobile ka. Okay. Kamusta yung pagti-TikTok mo habang nagmo-mobile? Parang yung TikTok, parang break time ko na siya DJ. Kapag after duty, parang doon ako ma-relax. Hindi mo in-expect na magde-trending yung ilang videos mo. Hindi. Kasi minsan lang makakita mga kabrigada natin ang pulis na gwapo, di ba? Na maganda pa ang boses. Paano yung naging reaction mo nung pag yung first video mo na nag-trending? Paano? Hindi naman lahat. Hindi, parang nagulat ako kasi in-upload kayo ng gabi. Oo. Tapos pagkagising ko ng umaga, parang 600,000 views na agad. Overnight lang. At saka, eto, lagi kang binubuli na ang mga Ilonggo daw, mga Tikalon. Ano ang response mo doon? Yun talaga yung usual eh. Pag sabi nila, pag Ilonggo daw, Tikalon daw. Pero hindi medyo naman siguro. Medyo. Kasi, ano kasi, pag Ilonggo kasi... Pag Ilonggo kasi, di ba, dapat ang Ilonggo malambing. Oo. Yun. Kaya siguro yun yung totoo. Na ang pagkakaintindi ng Loloco to kasi nilalambing-lambing tayo. Okay, ano naman yung advice mo dun sa mga katulad mo na gusto ding magpulis, syempre? Yung mga gustong magpulis, yung mga mind over body lang talaga. Kasi sa application pa lang mahirap na eh. So kailangan mo positive mind. Kasi kung gusto mo talaga, you need to enjoy everything. Sige. Paano ka nila i-follow sa ating mga TikTok viewers? Meron na akong ano, YouTube account. Oo. Mike Lester, Mike Del Mundo Official. Mm-hmm. Sa TikTok ko, The Mike Official. 'Yon. O eto na para sa inyo mga nagtatanong, si Mike ba ay single or in a relationship? Yeah, I'm single. Single. 'Di ba meron pang pinupost dati? 3 months ago. 3 months ago, very fresh pa. Pahinga muna siya at mag-focus muna sa mga trabaho. Anong gusto mong sabihin sa mga kapwa mo pulis na nabobore na rin minsan, napapagod na, na murag ka na bitaw mahuda nag passion o gigil sa trabaho, pwedeng gawin ang TikTok na pang ano, sideline. TikTok? Oo. Kasi bawal na mag ano, mag-TikTok na naka-uniform ngayon. Ah, binawal. Buti hindi pinadelete ang videos mo. Pinalabas yung memo na nagawa ko ng... So okay lang. Okay. Sige. So anong advice? Huwag mag-uniform pero pwedeng enjoy. Marami ka mga pulis na kasama sa video mo, di ba? Oo, meron. Uh-oh. Meron. Pero nung ano yun, after na yun na nalabas bago yung memo. Memo, okay. Sige, may gusto ka batiin? Hello? So, syempre, gusto kong batiin yung first
First Sarangani Mobile Force Company family, headed by our Dynamic Force Commander, Police Lieutenant Colonel Aldrin L. Avila. And also, gusto ko rin batiin yung pamilya ko sa Tupi, Inate and Del Mundo family, and sa mga bros ko, and syempre sa mga kapwa police ko. Yun. Actually, mga kabrigada, ang lahat sila magkakapatid, magaganda ang boses, di ba? Isama mo yung tatlong sisters mo. Isang lalaki ka lang sa family? Oh, isa lang. Ah, okay. Bali, apat kami. Ayun. Isama mo sila dito next time. Natin? Ipaipunin natin ang lakas ng loob yung tatlo. Salamat, Patrolman Mike Del Mundo. Sa lahat din ng mga kabrigada natin, police, magandang umaga po sa inyo. At tuloy-tuloy lang ang serbisyo sa mga kabrigada natin. Samtang at ang iunya, kung kinsa itong napiling at trivia winner, kay mubalik pa ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw! Ito na mga kabrigada, ang pinakapaborito nating part, ang Tikiman with Chef Mike Ramos ng Venue 88. Chef, done na tayo with our sauce. So kanina, balikan lang natin, nilagyan mo na ba ito ng parmesan? Ngayon pa, pag ano na. Okay, sige. Let's do the plating mga kabrigada. Ayan, so very fresh yung ating mga ginamit. Uy, tingnan nyo yun. Parang makakalimutan natin yung mga diet, maaalala natin yung mga ex natin. Ay, may mga ex ka. Okay. Very good. So, pwedeng gawin sa mga bahay ito, Chef. No? Again, mga kabrigada, sa mga katututok lang, ito po yung pasta seafood marinara ni Chef Mike Ramos. And pwedeng i-try sa mga bahay ninyo. Kung hindi nyo naabutan kanina yung first part, mapapanood nyo yun sa ating Facebook page, Morning Hataw. Yan. Kung may mga request kayong recipes, pwede nyo kami message sa Facebook, mga kabrigada. Ha? Marami na tayong nag-message ng mga nagsasabi na sinubukan nila yung pagkain o kaya yung everything, ganun, mga TikTok videos. Okay. So, ano to, Chef? Parsley pa din. Oo. Eto na, mga kabrigada, ang pasta seafood marinara ni Chef Mike. Last touch. Yun. Actually, pwedeng dagdag-dagdagan yung ano, diba? Parmesan. Basta, parmesan. Eto na, look at that, Ay, kung kailan naman nilapit ko sa kanila, pinalitan yung camera. Eto, sige nga. Yan. San pa kayo, mga kabrigada? Tikman na natin, unahin natin itong... Masarap. Isa pa. Parang sobrang sarap niya. Parang ano. Uy, bala kayo. Yung noodles, kinain na walang sauce. Ay, medyo maanghang sa chef, no? Sa pepper. Sa pepper. May problema ka sa anghang. Tingnan. Thank you, Chef Mike. Imbitahan mo sila para bisitahin kayo sa Venue 88. Come and visit at Venue 88. May promo po kami na Box and Dine. Available po to sa Gab's Cafe at Kim's Cafe. Thank you po. Yung pusa nakikikain. Ayan, ang ating pasta seafood marinara. Maraming salamat. Abangan nyo sa Webes. Babalik si Chef. May tuturo na naman siya sa ating another recipe na pwede nyong luto dyan sa mga bahay ninyo. Ito po ang Hataw sa Hainan Express. Makakasama naman natin si Dill. Dagang salamat, Justin. Mag-alas 6:30 na sa buntag, mga kabrigada. Matano mo, kailangan na mag-ready para sa itong mga trabaho. O karon sa mga ganina pa nagmata o ga-exercise na dira sa Oval Plaza. Makauba na to si Kent. Kent, kamusta ang sitwasyon dira? Mayong buntag at idilog, Justin, na nakita ka rin din sa Oval Plaza gihapon. O kung ninyo makitaan, hayag na kayo ang adlaw din. O siyempre, daghan na po ang nagalabay ng mga joggers na ito kanina nag-exercise bitaw. O siyempre, kaning ato ang pag-jogging, hilabi pa karong adunay pandemya, dako dyan ang matabang sa pag-ehersisyo bitaw. Arong mas mapakusog pa ang atong immune system. O makalikay kita sa COVID-19. O siyempre, unsa ba mga benefits sa ano sa jogging? So, isa ni ini, kay pakusgun ni ini ang ato ang ano bitaw, cardiovascular o pulmonary fitness. O siyempre, mas ginapareduce ni ini ang ato ang risk sa mga heart diseases o stroke. O usa pa, gina-improve po ani o mas ginapakusog pa ani ang ato ang mga bukog. O siyempre, gina-improve po ang ato ang balance o ginapataas po ni ini ang ato ang muscle strength o endurance. O karong buntag, ato makauban din ni ang ato ang mga joggers sa Johnson Oval Plaza. Sir, mayong buntag, sir. Kung saan manin mo ang pangalan, sir? Richard. Opo.
So, everyday ba jud ka nag-jogging, Dria sir? Yes, morning and afternoon. Evening. So, gaano ba ka-importante sa imo sir nga mag-ano jud nga mag-ehersisyo kilabi na karong may pandemya? Dako kayong tabang, kay kabalo ka. Pag nag-exercise ka, mo open ang imuhang pores sa imuhang lungs o mo na siya'y dakong tabang in kaso nga makunyari. Hindi na simba ko, ma-COVID-19 ka, dako kayong tabang, dili ka kayo makuanan, maapektuhan. Kaya ang COVID-19 is just shortness of breathing and then breathing could be get through exercise. Iawag ang imuha sir, ang mga friends, ngarang wala pa nag-exercise. Kanang wala pag yun nag-exercise, akong giahag nga unta, inyong tagaan o panahon, masi, dili problema, dili rason ang busy, imuha lang yung i-adjust imong oras, so ikaw nakatrabaho kay 2 o'clock, adjust ka, guwas ka 4:30 to 5:30, uli ka, then prepare ka for 8 o'clock. Kung di mo kaya sa buntag, pwede ka sa hapon, naapun tayo 5 o'clock to 8 o'clock diri sa oval. So, nasa tao lang. So it's just more on discipline. Og time management sir no. Yes, maraming salamat sir ha. Og karon mga bigada ato bang makauban ang uban pa ng mga joggers din he. Kani si ma'am, maayong buntag ma'am. Unsa man imong pangalan ma'am? Ay sundi lang pangalan Esther yes. Lorica. Esther Lorica? Oh, Barangay North. Okay. Unsa ba imo ang sport ma'am? Sport? Usay dancing, usay singing, masindi ka balo pero okay. So nag-jogging po ng ma'am, no? Mas nindot ma'am nga mag-jogging arang naikauban. Yes, para enjoy daghan mi. Grupo na mo sa Peak Hikers. Okay. Nagasaka mi mga bukid. Nag-hike yun mi 3 hours. So pila ba ka kilometro ang imuhang pinakalaba ma'am nga na jog bitaw nga na? Wala na ko naya pa kung kilometro pero isimit na ko mga 3 hours mi. Nagsaka mi sa Buko-Buko. Piliw gani ma'am. Malimtan akong Buko-Buko kaya nalipong ko dito. Piliw gani ma'am, dumaskus ganon ka pa compared sa ako ah. Yes, kay ano man ko kaning alis gada nga babae. Okay. So ang imo ni family ma'am, ginaawag bud nimo nga mag-exercise should always. Okay, mga chubby sila pero wala sila time kay mga batan-on pa. Okay. Kaya pa nila mag ano pero kami nga may mga dili siguro idaran. Oo. Kailangan na mag-exercise. Pasingot. Okay. Doon na ba kayo gusto i-greet ma'am? I-greet na ako mga amigo nga na adri. Kauban ako sa Peak Hikers. Gikan kay Kagawad Ladublan, Kagawad Sineritses, Kagawad Go, Sir Rafi, Sir Will, Sir Archie. Asa to si, Sir Joe, tagya sa GG Pro Provision. Okay. Dagang salamat kay ma'am. O gani karon si Sir Bud. Maying buntag, sir. Ay, maying buntag. Ano ang pangalan, sir? Si Rafi. Rafi? Yes. Gano'n ka nakadugay, sir, nga nag-jog din sa Oval Plaza? Since 27 years old pa ko. Karon 65 na ko. Okay. Saan ang damay mo nga mask, sir? Sige, sir. Okay, so... Okay. Gaano pa kadako ang natabang aning pag-exercise para sa imuha, sir? Dako kayo matabang ang pag-exercise nato kay pugong sa edad. Kunya sa mga health nato, safety yun ta sa atong health. Oo. Ang uban pa nga mga kwan, mga benepis nga mahatag sa pag-jog. Okay. Unsa imong tips, sir, sa mga kabatanunan bitaw nga arang dili gusto mag-exercise, nga na? Ang akong maawhag sa mga kabatanunan, daghan naman po diri karon mga mga kabatanunan, ayaw na lang usan ng mga tics, mga cellphone ra. Kung buntag, kung kaya ninyo mag-jogging or mag-walking, banding-banding sa kuan sa plaza, makatabang naman na sa inyo ha, nga dili na ma-stress kung sugoon sa mga binikanan. Okay. Oo, kana kayong duguguro, tempasa kayang ipang ipbi na po ang tanong-tanong una-unahon. Mao na akong kuan na akong tambag sa mga kabatanunan, kinahanglan mag-exercise yun mabuntag. Ayaw na lang sa nang mga selfie o mga cellphone diya nga paggamit. Okay. Para sa ako sir nga magsugod pa lang og exercise. Unsa bang imo nga preparation sir before ka mag-exercise? Sayo gyud ka mo matulog magabi para sayo po ang imong pagmata. Kay kung late ka na matulog sa gabi, late na pud ka mo magmata. So ang akong tambag sa mga beginners, kinahanglan lang magsayo gyud siya og katulog para sayo po ang pagmata para makajag na siya og bukawok.
Okay. At the same time, sir, no, murag na-train food ka sa imuhang, kumbaga, discipline nga na. Hmm, tama. Murag na-robot na imuhang lawas, nga routine na imuhang, mauna siya imuhang naandam pag nakakuha na, nasanay ka na. Doon na ba kayo gusto i-greet, sir? I-greet na ko ang akong mga kauban diri, mga peak hikers. Kauban po na ako mga peak hikers na nasa sila sa SM karon. Pero ugma, napod may gathering ugma dito kay kapihan na mo dito sa SM. Okay. Mula na talaga ng akong masulti. Okay. Dagang salamat kay sir. Ugma, kabrigada mo ka na nga to ang mga joggers din ni sa Jensen Oval Plaza. Salamat kay sir. O karon kaganiha kay dunay challenge sila Ate Dil og Justin kay mag walking Buddha for pilaman ka minutes. 1 minute, 5 minutes. Ako ba yung mag-challenge? 1 hour, 5 minutes. Maulaw ka dyan. Ket, hanggang ronda, ikot-ikot ka lang dyan. Huy, hanggang ronda. O, ronda sige, sa sugdan na nato. Mag-quataog timer. Timer. O, sige. Go, Ket. O, sige, go. Okay. Ayaw siya gukta. Uh-huh. Ayaw siya gukta, Brits. Dagang salamat kayo, sir, ha? Sige. O, pasagdi lang siya. Pasagdi yun siya. Man, be, stay okay. Ka man. Nagadaga na ang ano, ang stopwatch. Si Emma lang okay. Ka po yun. Oo. English ang nakablakan ako, kaya ba si Caesar Emma ang makapag kaya nakabit ko siya og tripod. Okay. So kung ninyo po, makita mga kabrigada, no, daghan pa hapon din yung mag-jog pa sa Jensen Oval Plaza. So, ani ah, na yung mga parang bikers din niyo. Parang galing ka naman simbang gabi. Naulaw po sila. Hindi ka po kang mag-jogging? Ay, pagdakunik. Bayong buntag, sir. Okay. So, hapit na mag 1 minute, mga kabrigada. 1 minute scam, na mag-walking. It's a scam. Ken, check daw na, be, kung gaandar ng ano, ng train bus. Aonsa? I-check daw kung naunsa na ng train bus nila. Basinanay zombie dresselon. Tanawan na ito, dali. Sige daw, be. Basig na si Mayor. Makagawa, dyan sila nag-flexpass na. Wala, sarado gihapon. Murag dunay nakatambay ng mga ano sa sulod, mga stocks or ano sa ba? Uy, oh. Stock? So 1 minute na. Itong stock room? Lilia daw, Kent. Naunsa na na kay million na budget ana, ha? Murag na ay nakasulod ng mga krudo, mga kabrigada. Ay, hindi naman talaga. Sige daw, sa unahan pa gamay, napamantay oras. O dali. Atuan na ito niyo, kaning mga nag-aano direk, siguro nagpahulay. Kent, sa bus, gihapon, Kent! Ay, wala. Ha? Sa bus, gihapon, tanawa, unsa ang nasa atubangan, since na nakahira. Kay million murag na itaw din niyo. Itawon, dako kay nag-budget, pero wala agad nagamit. May tao sa loob. Okay. Na ay nagamit si sir sa taas. Ah, may bantay. Atuan na ito ni mga joggers pa din eh. Wala siya eh. Pakialam sa... Sir, may buntag, sir. Ano sa Oval Plaza? Minsan lang po, sir. Minsan lang? Oo. Pero ano adlaw mo nag-exercise nga na? Depende, sir. Kay karon adlaw kay sa mong practicum, sir. Bali sa mong practicum sa internship na mo mauna nga nag-exercise may kada adlaw. Oo. Pero aside sa inyo nga internship, sir, bali, importante po ba sa imo nga mag-exercise labi ng karong pandemic? Oo, sir. Importante kay para po mayong lawas. Oo. Okay. Doon na ba kayo ginagamit, sir, ng mga app nga rin pwede nimo ma-share sa atong mga kabrigada para ma-monitor nimo kung gaano na ba kalayo imuha nga na baktas, nga na... Wala, sir ba? Wala akong gagamit mo nga app nga na. Oo. Bali, ang guide mo lang, sir, no, kung pala lang kalibot ang imuha nga na ano. Bahala na, sir. Basta kung asa taman dito. Live na karon, sir, sa Morning Hataw. Doon na ba kayo gusto i-greet? Greet lang ako. Akong mga igsoon o pamilya, sir. Ano? O mga classmate na ako. Okay. So, mukha na ang latest karon din yung mga kabrigada sa Jensen Oval Plaza. Balik sa inyo. Daghang salamat, Kent. Ako ang mas concerned. May pagtanggalo na lang ang train bus nila. Magamit pa na sa mga mag-exercise. Mm. Kaya dako kay siya na-occupy. Unless buhato na nila o... Restaurant. Restaurant na lang or mobile clinic. Oo, pwede. Dagan kayo pwede mabuhat ka ng... pwede dira, kulang tayo hospital. Next year na lang. Hospital beds. Pwede buhato ng mobile hospital sa mga naasa gawas na lang nagkinaanglan. Kaya wala na'y pero marag huba man. Birahon lang, di
ay, nalay, oh. I-connect sa... Ipagpabira sa mga multi-cabo, oh, di lo, diba? Kay multi-cab na. Ipagpabira sa e-jeep. Oo. Oh. 20 kilometers. Pero grabe ba? Ano gid na? Milyon na. Sayang gid ka ayon. Milyon na na project. Hantod karon tenga lang dra. Wala na untay mga proyekto. Yeah, wala na pa gid explanation. Wala. LGU. Wala gihatag nga na explanation. Mangutan na ko masuko pa gid sila. Mm-hmm. Pero nga naman mo dira. Oh. Pero kanao klaro ka ayon na nga misuse. Yes. Of funds. Tanggalon na lang na. Uy, sayang pa magamit pa na sa mga identity. Hindi daw dapat yan ang ipapabilhin ni eh. Oh, kasi mali ang naturo. Uy, ang tiyan ko. Sige. Go. Hoy, mga kabrigada, igawas na mga videos at photos ka pampa good vibes kay tungkol din sa morning hataw. Hataw po na silingaw. Kini ang hataw sa saya. Mga kabrigada, nga naman usahay, mas maayo pa magsayaw sa ato akining mga gamay nga batay kumpara sa mga may edad na. Sama sa duha ka-cute nga sisters diri sa Jensan nga nihataw sa Scary Dance Challenge. Atong lantawon. Ang ganda ng suot niya, Frozen. Let it go. Go, go, go. Thank you. Salamat. Mga kabrigada, kung kamo na ay gusto i-share nga video kon photo nga makahatag og kalipay, mag-send lang sa among Facebook page. Mas ganahan kung magtanaw mga bata na ato ang sanina. Ganang pambata, jud god, na cute pa kahit tanaw. Dala-dala. Amutang bro, di ko ganahan makita og mga bata na kanabang pa-sexy-hon. Pa-sexy-sexy na, pa-mature-mature ang itsura. Sige lang, muabot sila sa panahon na na, pero karon no, may option na sila, may choice na sila. Ngayon, cute pa kayo. Proper suot daw na naka, ano, bata okay, talaga. Bata pa ba ipa-experience na to sa ilaki daghan kay karon sa TikTok ba? Mula ginang borderline na siya paano na i-control. Kay naay mga 13 years old, pero ang shorts, ay grabe na kayo. Sige, sampalan ko kayo ng tinutukoy hindi, mga ganyan. Mag-grocery, mag-ano. Sisi mo po, sisi na. Tapos pag-uli sa balay, mag-reklamo, nag-ikabuhi. Pero sige, ano man na, body positivity. Ah, sige, sige, pwede. Choice. Pero siguro kung ang edad ba, naapa sa 12, 11, 13. Kanang pa-trying hard, kung dadalaga na. Pwede pa na, naapay right ang parent. Yes, na yes. Mo advise sa ila unsa dapat, 18 and above, it's your body, it's your choice. Yes, no? Kung pero, pwede naman, why not? Pero makasubog yun nga ay mga 9 years old, 10 years old na ang sanina ba? Pangdalagin din na. Dili bata pa mamagkayo. Kung pa-enjoy na to sila na bata. Pasa pareato, cute kahit itong basta, uy, di na ito magsurya, pero unta, ang parents po ba? Dako dyan yung role ang parents yes. Sa development sa personality and character. Correct. Sa usa ka tao. Oo, o para mas healthy inyong mga chikiting, kailangan ipa-yummy bit. Oo, pwede pang regalo yan ngayong Pasko. Pasok, ito yummy bit din to, actually, yan. Yummy bit ang chikiting, si Mami, naka... Ni Gary. Yeah. Si Daddy, tapos si Daddy naman naka Maxan coffee and Maxan yes, capsule. Si Mommy at saka si naka Hardball. Ayun naman talaga. Lahat ng mga products ng Brigada Healthline Corporation available po mga kabrigada sa mga pangunahing drugstores, pharmacies nationwide labi na sa Brigada Pharmacy. Mm-hmm. Base ana sila sa Brigada Pharmacy lang ba na available dili? Sa Tanang mga pharmacy. Products sa Mercury, sa Rose, sa South Star, Watson's, Tanang mga kabrigada. Oh, actually na-announce natin dito. Okay, pinopromote natin kung saan available. Basta. And even sa mga small pharmacies na available. Sa Lazada ha? Ano meron mo? Din. Na ganito bang pharmacy nila na kayo mention na bawal sa ilaha mo palit pero kay kusog kayo mga Brigada products mo palit sila pag na-inspection itago nila palit nagabaligya pa sila? Nagabaligya sila Brigada products nagabaligya sila Yummy Bit Ana
Pero inspection sa ilang kumpanya. Tago nila kay bawal. Kay anak, akusog ang mga brigada products. Actually, ang mga pharmacies kasi, lately, natutunan ko na nagtutulungan sila. Except na lang kung merong competing brand yung company nila. Yes. Hindi nila ipapasok yung isang brand. Oh, oh. Pero ito mga kabrigada, available sa halos sa lahat ng pharmacies. Yummy Vit, atuang ni Gary, Maxan, kanatanan ng produkto, mga kabrigada, readily available everywhere, anywhere, basta pharmacy lang. Grabe, ako daghan kong kailang nga. Wala man ako ginapangunta na, pero i-share sila about Yummy Vit. Mm-hmm. Baka kusog dyan daw kaon sa bata o baka healthy dyan daw sa ilaha. Gahapon po, nakagipalit sa Brigada Pharmacy, Yummy Vit o ni Gary ang gipalit dito dere sa may Malakas. Diba? Mga kabrigada, congratulations sa atong winner karong Martes na si Trevor Etesor. Congratulations! So, pila ang edad sa bata? 2 to 15 years old pwede. 2 to 15. So, kita din na ito pwede? Oo, okay. Times 2 naman pa. Oh my God. Times 2 plus 2 pa. Ako times 2, 1.9 pa lang. Ulat lang sa message sa Morning Hataw ha, para maklaim ni mo imuhang pa-premium. Mga kabrigada, mag-Yummy Vit na, mag-Nigari, mag-Maxan Coffee and Capsule, mubalik pa ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw! Okay, sign language lang sa... Oy, ano ba yun? Oh, thank you ba yan, Nita? I-check. Oo. Oh, oh. Tapos thank parang you. Maganda parang gano'n nila. Basta thank yeah. you. Dati daghag mga deaf and mute na gatambay diri sa may coffee shop, diri sa isang mall, sa main mall na to. May nakausap tayo bata. Tapos pag makita nila, marag mag-hike ka, tapos sila. Ana daw, makitaan sa TV, tapos... Sana yung mukhang itubag sa ilahat. Facebook friend ko na yun siya, yung bata na yun. Oo. Mga kabrigada, kung ninyo makitan sa akong likod, init na kayo ang panahon o dili kayo mapanganunan ang atong kalapitan o base sa latest weather forecast sa PAGASA, walay bagyo o low pressure area kung LPA sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang Northern Mindanao, makasinati sa mapanganunan niya kalangitan inubanan sa katagatag na pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa Intertropical Convergence Zone kung ITCZ. Samtang hinay nga do sa kasarangan nga hangin gikan sa habagatang kasadpan, nga do sa habagatang sidlakan nga maoy mursuta, sa 0.6 hangtod 2.6 meters nga balod sa kadagatan sa tibuok Mindanao. Sumala din ni sa dakbayan sa Kansan. Makadagamtam og 32 degrees Celsius nga temperatura apan sa rain percentage 53% ang tsansa nga maulan sa hapon og 63% pag-abot sa gabi. Amping ta kanunay mga kabrigada. Daghang salamat Kent gikan dira sa Oval Plaza sa Jensen. In fairness sa Oval Plaza dako kay improvement. Sobrang ganda na lalo ngayon. Yes, unta lang ang isa na ako wish ma-rubberize na. Pero malay mo pwede na to na ipatupan puhon. Oh. Na i-rubberize na para duha ang Acharon Sports di magud tanan maka-access layo sa Acharon Sports Complex ug karon ginabuhat na facility eh. Mm-hmm. Wala na tapos dami kay dagana no ang floor. Ang rubberize na. Kaya ako dun sa yes. Dili parang hindi ka lang dito mag-stop. Dili makasakit sa tiil. Uy, Kent, okay lang ka diba? Kent, uy, may problema nakikita ka ba? Namin. Ay! Ano yung problema sa life, Kent? Ang kampa di ay. Na ma-rubberize na, ma-improve pa, lalo na ka Kent, patanggal daw ng masandali, patingin lang ng mukha. Total, wala mang kay kauban dira. Fully vaccinated pag yun. Gwapo ni Kent. Pang Brigada National. Kanina tinanong ko si Mike Del Mundo kung may girlfriend siya. Ikaw ba in a relationship na or single pa din? Magpa lang. Feeling. Assuming. Assuming ka? Nakausap ko malabo daw eh. Feeling. Dili pa gin magpabasag cellphone si Kent? Oo. Ito ako, pinagpapunyaya cellphone. Tapos magana na siya. Eh, hindi ate deal ba? Pero ginapapa. Balan mo, gay skills lang ginasturyahan na. Uy! Yung kachat mo pinapapasag ang inyuhan na guest. Yo! Oh. Ang inyuhan na guest si Mike. Kauban na ako na sa tupi. Okay. Oh. Okay lang. Tapos? Kauban ni dati. Pag elementary. Ah, oo nga daw eh. Sabi niya, ah, si Kent Talo-Dalo, ginda siya. Oo. Ay, Kent, may sample, isa lang kakanta, isa lang yung line. Isa lang. Kung saan man? Ikaw bala. Ikaw bala. Para sa imuha kat-chat.
Para sa imong katong sa FM na lang. Sa iya ha. Ah, sige. Front line. One, two, three, go. Bakit ba ikaw ang naiisip ko at di na mawala, wala pa? Kahit na alam ko na ang puso mo may mahal na nga ang iba. Ayaw nang kaawot na aking damdamin. Tunay na mahal ka na. Overtime! Sa nangyayaan mo. Ay, sabi wala na. Kita. Maghihintay pa rin. At taas. Sa pag-singer ka, hindi ka pwedeng. Kasi pag pinutol natin si Kit, ako magme-message yan sa GC. Nako talaga. Salamat. 95 days to go before Christmas, mga kabrigada. 95 days na lang. Thanks. Lagi pa man daw sila gano'ng pagdaan na lugay yan. 95 days before Christmas, mga kabrigada. Unsa man itong ilapangagi ang kalisod man o kalipay, kami inyong kauban, Lunes Santo Biyernes, sa adlaw-adlaw, tutukra mo sa Morning Hataw. Wala muna ako sa susunod na dalawang araw, mga kabrigada. Zoom! Ay, nandiyan pala ako. Oh. Ay, kalimot, maski pa sa inata, alas 5 na ang Morning Hataw. Kauban ng Tibok Pwersa sa Brigada News TV, nga dili magsawa, magatod sa inyong kalingawan, adlaw-adlaw. Ako si Justine Manansala. Ken? Daghang salamat sa inyong suporta, mga kabrigada. Dili mi mawadan o gana. Maipaabot sa inyo ha ang mga importanteng balita. Ako si Kent Abrigana. Huwag ako si Dil Bartolaba. Be proud of Jensan again. Barog Jensan. Okay niyang. Okay. Morning.